sa banal na ministeryo pong ito. Purihin ang ating mala, Panginoon. Sa ating dearly beloved honorable pastor, ang ating beloved evangelist, well, this child of Mela, during the prophet of God, and always remember the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved pastor, Lina Salmeda, and your beloved children, at ang wibong bati sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved workers, at sa lahat ng ating mga beloved kapatiran na kasama po natin dito po sa dako ng ating beloved. Ang mga sa Lord, at isang pagpapala po na kami nakadalubot sa inyong lugar po dito. Ay mga sa Lord, sa ating Bible study. Ay mga sa Lord, dahil wala pong Bible study sa dako ng binulan. Ay mga sa Lord, aming kagalakan ng aking beloved wife na talagang nasanay na po kami talagang everyday hangat maaari gusto namin panaygawain. Ay mga sa Lord, laking maalala, may Bible study dito. Ay mga sa Lord, talagang maraming salamat kami nakatalo dito sa inyo. Ay mga sa Lord, at aking ipatutuwa sa inyo kung hindi pa nakakilala sa aking mga minamahal mo, Mr. Lord. Isa rin po ang kapatahan, marami pong bisyo sa elementary bago mag-high school. Mga mga talaga nandiyan yung pag-inom, pagtik ng drugs, paninagarilyo, pagtik ng shabu maging sa marijuana. Mga minamahal mo, Mr. Lord. Bagaman yung shabu, nakukuha lang to sa mga bus. Eh, Mr. Lord, tayo yung mga bus driver din na kami nakakuha sa taong 1997. Remember sa Lord? So, balit salamat sa ating pinakamamalang Jesus. Isa ako sa binago ng ating pinakamamalang Jesus. Hindi lang po yung maging sa babae, talagang grabe ang makalasuan ng aking ginagawa. Sa loob pa po ng simbahan. Remember sa Lord? Halos kulang na lang gawin kong vigil room. Yung gawin kong hotel, yung vigil room sa dako ng Alcala. Remember sa Lord? Kaya sinasabihan ako ng sa lista dahil sa mga malalaswa ang aking ginagawa. Subalit, salamat sa ating pinakamamalapos nung nakilala ko yung ministeryo nito. Lumusan akong binago ng ating pinakamamalapos. So, Mr. Lord, maging aking bilang yung Father, meron po siyang high blood. And Mr. Lord, meron din po siyang ang tawag nito yung arthritis, mga minimal. Pinagaling siya ng ating pinakamamalapos. Maging sinusitis. And Mr. Lord, maging ang inyong abawin ko, meron din po yung sinusitis. Meron po akong marami po ng tukak-tukak sa kamay. Amen, Mr. Lord? Nagkaroon din po ako ng puknat sa aking ulo. Sabi ko, bawa po, Jesus, lahat ng hibla na aking buhok ay bilang mo. Nasa sa'yo kung iyong patutubuhin, hindi, mga minamahal. Hindi ako naglagay ng ointment. Talagang palaki ng palaki. Sabi nila, makakalbo ako. Subalit, salamat sa ating pinakamamalang Jesus. Pinagaling ako ng ating pinakamamalang Jesus. Hindi lang po yung meron ba kung sakit na diabetes, mga minamahal, lumaki na po yan, mga minamahal. Hindi ito sa my lip. Naba ako, mga minamahal, hindi ko na ma-research yung aking sapatos. Ilang buwan ako nagtitipid na kumain ng mga matatamis, maging kanin, maging, anong tawag nito, mga minamahal, palagi namin nililinisan. Kahit daw ng pinakulong ng bayabas, talagang hindi po gumagaling. Subalit, nandun ang panalangin, subalit wala pa rin, mga minamahal. Dumating yung time, sinabi na ako ng aming ninong, sabi niya, mayroon akong nakita sa aming kapitbahay. Mas malala, hindi mas malala sa'yo. Subalit ito'y pinutulan ng paa. Subalit sa'yo, grabe na yung nagnanaknak na yung sugat sa paa. Talagang puputulin niya. Sabi ko, mahal na po Jesus. Sabi ko sa ating pinakamalang Jesus, yung mga may insomnia, yung pinagaling. Remember sa Lord? Maging yung may ulcer, nag-fasting, pinagaling mo. Yung merong, yung mga cancer of the brain, pinagaling mo. Remember sa Lord? How much more ito? Talaga ang ginawa ko mga minamal, nag-release ako ng faith. Mamatay, mabuhay. Magtitiwala ako sa iyo, mga Jesus. Ang ginawa ko mga minamal bilang patunay na talagang nanampalataya ako na ako'y pinagaling na. Lahat ng chocolate, lahat ng mga kanin, talaga hindi ako nag-diet, talaga kumain ako na kumain. Mga minamahal, lahat ng bawal
sa sakit na diabetic manual, kinain ko. After 3 days, pinatuyo ng ating pinakamamal na busi. Salamat mo sa Lord. At dumating yung time, ang aking beloved mother umiiyak. Sabi niya, dahil yun po ang namanan ko sa aking beloved mother, yung sakit na diabetes manual. Sabi niya, malabo na aking mata. Umiiyak na siya, nag-insulin na siya. Sabi ko, mami, yung aking paa, dapat puputulin na. Subalit na nampalataya ko, mamatay, mabuhay. Manampalataya ka, pinagaling ka na ng mga Jesus. Kainin mo na lahat ng bawal bilang nagpapatuloy na talagang nanampalataya ka, na pinagaling ka ng mga. Talagang galit na galit mga minamahalan ng Jesus Lord. Dahil sabi niya, lalo mo akong papatayin. Subalit sabi ko, manampalataya ka. At salamat sa mga Jesus, siya'y pinagaling ng ating pinakamahal ng Jesus. May cancer of the ovary siya, mga minamahal. Dati, meron siyang cyst bago ako ipanganak. Tumor, mga minamahal. Subalit nung nasa dako ng Canada na po sila, talagang lumabas yun at naging cancer. Subalit, sa pangunang panalangin ng ating ginagalang ng mga pastor, nilihan sa kanyang picture. Kasi nandun na po sila. Pinagaling. Ngayon mo po sa Lord, ang aking beloved mother, maging diabetes, maging yung magpapadialysis siya, hanggang ngayon hindi siya napadialysis. Maging yung cervic cancer, binigyan siya ng kalakasan ng ating pinakamamang Jesus. At Lord, dahil sa kabagan sila ginagamit po ngayon sa dako ng Canada, amen, Mr. Lord, sila nangangasiwang ngayon po sa dako ng gawain po natin sa Winnipeg, Canada, amen, Mr. Lord. At Lord, by faith, makapunta po sila sa ating kursada sa dako ng Amerika. Amen, Mr. Lord. At maraming maraming salamat sa lahat ng pag-iingat, pag-abay sa bawat isa namin. Maging ang aking beloved wife. Amen, Mr. Lord. At hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, salamat tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless po sa ating mga kapatid.